buzz that I'm a gun. Good morning, this is your captain speaking. Welcome to flight PR-528 bound to La Parisocat. Our estimated time of arrival is 9:26 a.m. Our flight time is 1.5 hours to our destination. Thank you for flying Philippine Airlines. This is your captain speaking. Check episodes and first officer Kamahala. Dito pa rin kayo magta-turn left papuntang Boa. Ayan, dito tayo. So no waste pa rin siya katulad ng Camp Boa. Ang i-waste nyo lang is La Parisocat. From here, dito tayo sa left. Pupunta na tayo ng river. So today is a very special day kasi kasama ko yung dalawang kapatid ko at yung parents namin. So mamaya makikita natin yung initial reaction nila kasi first time nila mag-camping. Wasak ang kotse ko rito. Nasupo na lang. Hindi ako makatrack. Yan ang punta kami. Swimming! Yung river! Kasi yata kasi konti lang yung iba. Tawag siya, yo. Kumain na kayo? Ano kayo? This time, no. Boss, Jun, araw-araw sipag lang. This is the best budol ever by Overland Kings. Wow! Courtesy. Pods. Pods. So dun is special the pods. May saksakan tayo dun. May pailaw yan tonight. May kita nyo din yun. Siyempre hindi pwedeng mawala ang good statement. Yeah, beer. And then we have whiskey. Kaping-kaping na yan. May yellow tayo. Madami tayo yellow. Wow! Daming eyes! Ito ko siya yan. Okay. Ito yung upuan mismo. Mga models? Ito po yung mga models. Paano naging upuan yan? Sige, papi. Pakita mo! Papi! Papasok mo. Ganun lang yun? Opo. Upuan mo pagkatapos, ha? Baka masira yan, ha? Made in Japan. Okay, upuan ko para matesting natin yan. Di porket pumayat ako, di na ako mabigat. Yun, sponsor din mo. Yan, papasok mo lang. Test ride na, Eric! Test ride na! Kumalas mo. So ito po, titesting na natin yung upuan. Sininom, right? Kinaya niya.
Ano? Gagalaw pala to. Hmm, di ba? So, gano'n to? 9,000 lang. Akin na hindi plastic. 9,000 pala to. Chip-chip ka talaga, Jack, no? Pop, sama mo na, Pop. Payong. Siyempre yung payong natin. Yung tatak, olins lang. Olins yan, olins. Pop, smear. Wait lang, Eric, bumilang ka naman. Okay. 1, 2. Grabe. Mabidyo to. Hello guys, this is my first time here in ano, Campo, La Parisocat. Flex, flex. Naka Tommy jeans. Naka guys. Tapos yung pantry na sapatos, Louis Vuitton. Yun. It's my wife. No, kay tumo kay mami. Take episode. Gano'ng kalayo ba to? Nagka-camping ka pero gusto mo ng mala-hotel na experience. Sabi yun. O, diba? Ano? Tapos, mamayang gabi, mag-i-stargazing ka, bubuksan mo na lang yung sunroof. Moonroof. Sunroof, moonroof. Bubuksan mo na lang yung mamayang gabi. Oh. Habang nakatingala ka dyan, oh, tingnan mo yung mga between. Oh, diba? Hello? Oh, kulit nito, tawag ng tawag sa iPhone 14 Pro Max ko na 1TB na full IP. Init? Dira tayo? Puro alak na dala ko eh. Puro alak na dala ko eh. Lahat, ang dami. Ang laki ng lalim na itong lalagyan na ito eh. Siyempre, yung patron. Mexican na Mexican yan yun ba? Siyempre, corona, tsaka patron ah. Lalagay mo na yan dyan. Oh. Inunahan na. First tayo. Ang dami nga. Second rig niyo po yan, sir? Second, fourth rig na to. Kulang ko, nahuli ka sa balita na naman ah. Alex, yan ah, grabe supporta ko sa'yo ah. Front runner. Front runner. Tapos, kaon. Ito, kaon din to eh. Oh, kaon din. Dito kami nag-camping sa La Parisocat. Baka naman, Kuya Alex. Friend mo ko sa Facebook eh, lagi mo kong kachat eh. Sa magyabang si Eric. O ito, nangiram naman tayo ng rep. Kay Chef JP to. Hindi niya alam na iniram natin, kaya Chef JP, kung nanonood ka ngayon, Pairam. Yan, nagpaalam ako ha. Ito yung ano natin. Kaserola at saka kawali. Ito yung, uy, napipinti na pa eh. Okay, ito po ang ating frigidaire. Boom. Yung nanay kong first time mag-camping. Tingnan mo kung gaano ang lamig yung frigidaire natin. Negative 1. Dito yung mga epektus. Hawakan mo yung gulay, oh. Pwede mo ipahit. Di ba, lamig? Ganda, oh. Ito, may steak din tayo. Ayan, mga. Parang lumabig-lamig ka muna. Pwede pala panag-date lang kayo ni Mami siya, eh. Kompleto na, no? Siyempre. Di ba, nakita mo naman, nag-yelo pa. Yun. Pero yung mismong frigidaire, hindi nag-yelo. Mag-iwan na tayo nito para sa mga ano natin. Umigas yung talong. Yeah, boy. Umigas yung talong. Ayan, ito yung ating liempo. Ulam na pulutan pa. Ginagawa mo at Jenny. Mag-iihaw po tayo ng isda. What's Jack, Jack? Yo, what's up? Yung mga maganda ng kasinggan. Uy, eh, syempre naman! Nahihiya daw, nahihiya! Camera shot. Nakasi! Ang kasipin. Ang akin lang naman. Zero clock. Ayun mo! Kailangan lang natin magpalamig ng konti kasi sobrang init. So, nasa likod ko ngayon yung La Parisocat at ito naman yung Camp Boa. So, kaya siya tinawag na La Parisocat kasi yung pangalan ng mga may-ari is Ling, si Ate Ling at si Kuya Alex. At meron silang 4 na anak, kaya La Parisocat. Mas gumanda kasi dumating yung isang kapatid ko, si Mav. Sakto lunch na din. Tingnan na natin yung lunch natin. Oh, may pa-ice cream pa. May pa-ice cream pa si sir. Yan sir, libre ang ice cream. Oh, talaga? Oh. Shipping lang ang babayaran mo sir. Ang galing, ang galing. Libre daw yung ice cream, shipping lang daw yung babayaran. Magkano yung shipping? Shipping, 25 kada isa. Oh, ganun din. Dito na po si Boss Mab. Boss Mab ang flow. Buti dumating kayo. Wala. Hindi nga ako nakatulog sa mga ice eh.
Yabang, pag ganyan-ganyan ka na. Tumatama ka ba? Testing in, testing in. Testing in. Bago. Okay lang ina, gumalaw eh. Bobo, bumaon. Tignan mo. Bumaon. Ayun o, bumaon. Lab. Ano yan? Kanina ka pa kumakain din. Wala na tayo ulam. Wala na daw ulam. Hindi lang nga kayo gumalaw eh. Nagbintang pa kayo. Opa, opa, opa. Papa. Pick, pack, boom! Kalinga, one more. Pick, pack, boom! Ay, talo ako! Nauhaw ka na? Cobra. Yan! Yeah. Kamahalan, ito na po ang inyong ano. In the night has come, has come. At pinatay ang ilaw. Ayun nga. Napaka-komportableng upuan nito. Mama, papa! Papa! Mark! An, puro ka hotel ha. Mag-ulam ka ngayon ng nilagang gulay. Kumain ka sa paper plate. Thank you, Daddy Jack. Experience po. Para kay Mami Shek. Pwesto na tayo. Sarap. Bangagas mo sa atin. Tinip dyan. May love. Ang anak mo. Pray ka na. Kinamay. Kinamoy. Napanis yung bagong? Pwede mo mapanis yung bagong? Pwede ba yun? Sa ibabaw yan eh. Pawap-pawap? Ang sarap ng kain ni Mami Shek. Tiga mo. Okay? Tapos nanonood siya ng Korean niya. First dibs. Asan ako? Ano yan? Ha? Ano yan? Calvin, huwag punta at habol mo lang, okay? Yes! Ano yan, Calvin? Ayaw! Tapos na ang lunch. So, less dos na. Miming time. Ito yung isang perks ng lugar na to eh. Parang may sariling ilog. Wow! Oh, di ba? May swimming pool tayo dito. Sarap! Swim! Uy, ang galing ah! Oh! Oh! Galing ko. Lumalabang ka na ha! Oh, napunan doon! Wow! Time for 3, go! Tapos na yung miming, kaya ano naman, mamam naman, mamam. Steak ba yan? Asin, paminta. Ito ribeye. Tama? Sakto yung corn mo para sa steak. Steak ko. Explain mo ulit yung kanina, ansano mo? Relax yung view dyan, kasi minsan lang makakita ng green yung mata mo eh. Kaya yun yung ano eh, nakakaano eh, nakakatulong sa atin para gumanda yung takbo ng mentalidad. Eh, sobrang green-minded ka. Kati ba mo ito? 15 anos. Switzerland kami. Nandito tayo sa tanay, Switzerland iniisip mo. Ay mo muna mga anak si Karen bago ka mag-iwag Switzerland. Tawang-tawang naman ito. Mahilig kasi mag-ganyan eh. Mahilig mag-travel. Kaya nadadamay kami sa pag-travel. Meron kami ditong na-outsource na fresh tilapia. Hap ng tilapia. Pinumpronta niya na ako. Inse. Pabilisan, sino mo una? Kami ako. Yes! Yellow team. Oh, si Dete na una. Okay, dako muna sa ano. Ang top penthouse. Ano to? Mahal ang bayad dito, second floor to eh. So meron tayong dalawang tent today na ipapakita sa inyo. So this one is the ARB Esperance. Marami sa inyong familiar na dito. Tulad to nung nakakabit dati dun sa Hilux ko nung Project Lightweight. So sineset-up nila ngayon. Si Chad kasi kakukuha lang niya nito sa Dragon. So eto. Yan, tamang setup lang siya. Sobrang fresh pa nito. Wala pang 24 hours na nakakabit to. Thank you nga pala, Boss Hensel. Struggle is real. Tinuturoan siya ni G-Boy.
And the second tent na papakita ko sa inyo is yung eye camper natin. Ito siya. So yan yung nakakabit ngayon sa Hilux natin. Mas mabangis to. So for this tent, kailangan mo ng susi. Dalawa. Yeah. So telescopic, then ang kanyang ladder. Para sa akin, mas safe setup yung rod dito sa iCamper kaysa sa Esperance. Yung rod ng Esperance parang pipitik. Ito, hindi kasi bent na siya eh. Unlike sa Esperance, straight lang siya. So ito yung loob ng SkyCamp Mini ng iCamper. So mapapansin nyo agad yung napakagandang interior. Meron siyang world map. Tapos yung brown na fabric. Pansin-pansin yung unique na interior, kaya hindi siya mukhang generic. At the same time, maganda rin yung texture ng kanyang foam. And also mapapansin nyo din yung kanyang mattress is a water repellent material and mas malambot kumpara doon sa Esperance. And meron din tong kasamang annex, which hindi ko lang din dinala ngayon kasi overnight lang kami. So sa next episode, ipapakita ko sa inyo yung full review nung buong rig na ito. Tour naman tayo ngayon dito sa La Persocat. So meron sila ditong napakalaking open ground na kasama mga 10 to 15 rigs. Dahil kami anim na rigs lang, napakalaki ng area para sa amin. May dala din kaming mga bola ng volleyball and frisbee, kaya na-enjoy nila tong lugar na to. Sobrang pang family yung lugar at napakaganda lalo na ngayong 5 o'clock. So sundown na, hindi na mainit. Yan sila. Kaya doon. And meron din sila ditong dipping pool. So pwede kayong tumambay dyan habang kayo'y nagpapahinga at nagre-relax. Then meron din sila ditong bonfire area. So dalawa din yung kanilang camping ground dito. The mountain view. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tatanong natin mamaya. So ito yung pangalawa. So kung kukunin nyo itong buong lugar, siguro kahit mga 40 to 45 rigs or 50 rigs. So napakalaki ng area. Tapos napakaganda ng facility. Meron sila ditong restroom. Tapos meron silang enough na water supply. So kung halimbawang Joe, hindi pa kayo sanay sa camping, talagang wala kayong mga water supply. So kung ang hanap nyo is quick getaway lang from the metro, this is just 2 hours away. Tapos meron na kayong napakagandang view at meron na kayong napakagandang campsite. Tapos katabi nyo lang yung ilog. Kung dito kayo nakakamp, bababa lang kayo. Dahil summer ngayon, tuyo ang ilog. Pero the last time, siguro when we were here nung December, talagang may enjoy mo. Makakaligo ka sa napakagandang ilog. Then napakagandang view. If ever meron naman kayong event na ginaganap sa mga 4x4 groups or mga overland groups nyo, pwede nyo rin gawin dito kasi meron din sila ditong functional na stage. Tapos meron din sila ditong teepee house. So good for 5 to 8 persons, I think. Tapos meron din sila ditong gazebo. Pero mas malamig dito at mas masarap dito pagkatapos ng season ng summer. Napakatahimik, napakapayapa, napakaganda ng buong paligid na to. Yan naman, yan yung farm ng dragon fruit. So pwede kayo mag-hike papunta dyan. Bukas pupunta tayo dyan. Tapos papaliparan din natin ng drone yung buong area para din makita nyo. So kompleto din sila dito sa facility. Papakita ko sa inyo yung restroom and yung washing area. And kita nyo naman earlier, meron din silang grilling area. Ito yung isa sa kanilang shower room. Yan. Meron kang shower. Tapos may ilaw, so kung gabi ka maliligo, walang problema. Powered by solar. This washing area. And ito naman ang kanilang toilet. Siyempre, importante sa atin may bidet, may gripo, may magandang upuan habang kayo'y nagko-concentrate. So dalawa yan. Mayroon pa dito. So kung balak nyo lang magpahinga kasama ang tropa, ang family, perfect dito. At higit sa lahat, very accommodating yung mga staff dito. Hanapin nyo lang si Ate Rose at si Boss Louie. Aasikasuhin nila kayo. At sobrang safe. Pwede nyo iwan yung mga bata dito na naglalakad, lumalangoy, wala kayong pag-aalalahanan kasi napaka-safe nung lugar.
Tapos all around the area makakita rin kayo ng mga inspirational words at makakita rin kayo ng mga Bible verses. So pag nandito kayo, talagang you're one with nature. So make sure huwag kayo mag-iwan ng mga kalat, ng mga kahit anong hindi dapat iwan. Kasi sayang yung lugar, kailangan ma-preserve din natin. So kung mahilig tayo sa mga camping-camping, dapat responsible din tayo pagdating sa environment. Kulo lang tayo sa height, sis. Okay, Bricks! Cut! Good! Cut! Oh, so, baka magsasabong yan! Future sabungero! Bottom yarn! Sarap pa, ma! 2 weeks na yan eh! Yung tata! Oo nga, 2 weeks na yan. Meron ba tayong cake dito? Oh. Ube leche plan. Pawap, pawap! Pawap, pawap! Kaya na, lalim ka! Swimming pool! Swimming pool! Kaya na! Ayan ko siya! Crispy pata! Crispy pata ba yan? Crispy pata! Alam niyo na yung pakiramdam ng lechon. But it's really warm, no? It's almost dinner time at nagpe-prepare na kami. Ang aming hapunan ay tinola at adobo. Ayaw namin na manok. So hindi kakayanin ng stove namin dahil masyado mabigat yung tinola. Yan. Maliit. Gasolito. O, oh, yung adobo, tingi-tingisa lang, ha? Ano pa? Yung adobo, tingi-tingisa lang. Wala karapatang magdalawa. Okay, si Samantha kumakain. Sarap siguro ng piling ng buntis, no? Kahit ano, kain ka lang ng kain, no? Hindi ka sure. Tingitingnan ka. Yoyor! Say hi, dear. Say hi. Hi! Dear, look out dito. Hi! Bing! Busog-busog mo na, Bing, ha? Hindi, ganito talaga dito sa Dabaw, eh. Nagdabaw ka ba? Pansin ko, ikaw lang kompleto, ah. Tingnan mo, oh. Itog na maalat. Ha? Itog na maalat. Bukas pa yan, ah. Ay, nakalagay kasi, open niya. Sarap, si? Yes. Ha? Yes. May pa-dessert ko si Papa, oh. Ano ito? Ginawa sa bukirang kuruan, sa likod. Kasi tulala pa eh. Bored. Tulala.
Ma. Ay, boy. Hindi naman nila maamoy, wala ka pang toothbrush eh. Oo, bayawan naman ko. So, it's a beautiful Sunday morning and nagpapakap na kami pa uwi. Kasi may church pa. Ano ba, gusto na maamoy na toasted, Jack? Oo pa. Toasted daw. Magsisigang tayo ng Samaral. Tapos ihaw na bangus. Morning! No! Magbe-breakfast ka muna. What's that, Milo? Hot chocolate. Sarap ano? Yun ah. Sarap yun doon ah. Oo. Good morning, Mami Se. Morning. So, itutour ko lang din kayo sa mga rigdadala namin. Meron kami itong FJ Cruiser. This one is a US version. Usually yung mga US version, pero ito kasi medyo napalitan na. Usually yung US version, chrome yung grill, pati yung side mirror, Nito tires. Ito yung kay Eric, medyo spoiled yung interior nito. At this is the first time na pinang off-road siya. Meron siyang upgrade sa kanyang speakers, naka head unit siya. Na Pioneer. Pero this is all stock pagdating sa interior. Dating may-ari nito, yung pinagbilan ni Eric. Mahilig sa sounds. So, mayroon tong subwoofer din. Tapos, ito, yung mga kaon nga na mole panel. Naka-pullout drawer siya na front runner. Then, meron siya ditong parang service tray na kaon. Yan. Tapos, naka-ARB na base rack. Tapos naka stock bumper. Pininturahan lang niya yung grill. Ito naman yung kay Chad. Naka Esperance na RTT. Boss Hensel, thank you. TJM na snorkel. ARB BP51 na suspension. And syempre, Nito tires pa din. Bradley na 16-inch. And steel bumper na ARB. Naka front runner na roof rack. ARB steel bumper. And side awning na aluminum. Same sila ng dilaw na FJ. Then meron naman tayo ditong brand new na 2023 Ford Everest black. And this one is white. So pare silang naka TE37. This one also naka TE37. Pares yan, 4x4. So yung review natin yan, yung test drive natin yan, hindi ko pa nagagawa. Tapos meron kami ditong Montero Sport. So lastly, yung rig natin, yun nga, yung ating Hilux, si Project Looper. Pero hindi pa siya 100%, kaya hindi muna natin siya bibigyan ng tour. Siyempre bago tayo malis, kumpletuin na natin yung tour ng ating Laparisukat. So, kita nyo yung loob ng Tipi House, yung Dragon Fruit Farm, at yung zoo, at meron pa sila ditong playground. So, lahat yan makikita nyo. So, meron din sila dito ang common area. Pwede nyo rin itong gamitin. Magpaalam lang kayo. So, meron din sila dito ang brick oven. Paalam nyo lang kila Kuya Danny, kila Ate Rose. So, nandito naman tayo ngayon sa mini zoo. At may playground sila dito. So, sobrang may enjoy nyo talaga to. Kaya kailangan dito at least mga 3 days, 2 nights. Ayun, nasigyan mo ito. Ano? Dati ka, ganyan ako. Sabi ko, wow! Pagkaroon ko ito. So, ito naman yung kanilang mini zoo. So, makakita ka dito ng rabbits. You know? Ay! Ang cute! So, ba yung gansa? I don't know. Ito, may manok si Kuya Alex dito. Ano nang habol to? No. Ha? Uy, grabe oh. Tiyo mo. Kakaiba to. I don't know kung anong tawag ditong manok to ha, pero kakaiba itsura niya oh. Panabong yan? No, I don't think so. Ayun oh. Ito, oh. Diba? Hindi naman tayo maalam sa mga ibon-ibon eh. Pero ito, tingnan mo. Ito sigurado ako, peacock to. Oh, ito. Parang ito yung nakita natin sa ano, Napa Valley. Naalala mo yun, yung mga magagandang manok. Cute oh. Tapos sa spot na to, nandito yung kabayo nila. Siya si Richie. Ha? Richie. Richie, pinalangalanan mo pa.
So yung kabayo ni Kuya Alex dito, nasa pito na daw. So nanganganak ngayon yung nanay nila. Ito is kuya. Tapos, doon, sa ibabaw na yun, meron pa ulit tipi house doon. Kung dito dadaan, pwede. So ito yung isang tipi house. So yun yung front, andun yung ilog. So nasa backside tayo ng Laparisukat ngayon. Napakalaking property nito. Sigurado kung magkakaroon ng overlanding event, kaya. Napakasaya. Yeah, tsaka magandang lugar to. Tsaka presko. At malamig talaga dito pag gabi. Kaya pag gabi, sobra. Seryosong malamig dito pag gabi. Yun nga lang, pag mainit, mainit talaga dito. Papakita namin sa inyo yung loob naman ng tipi house. Ito yung isa sa tipi house nila. Ah! Tchinin! Dining room, kitchen, bathroom. Ayan, may sala pa. Tapos may ano. Yung mga ates namin, last time, dito namin sila pinagstay. So, may mga so, gininaw sila. May air bed sila saka dito. Oo, ang reklamo nila, sobrang lamig. Sobrang lamig daw. Ayan yung tipi house. So, ngayon, aakitin na namin ang... Muntik pa ako, madupa. Aakitin na natin yung Dragon Fruit Farm. Likin. Kung hindi ka sanay mapagod, hindi to para sa'yo. Honey! Woohoo! Mainit na ulo. Mainit na ulo ni Mami Shee. Well, talagang physically challenging, pero tignan mo naman yung view sa likod ko. Sarap. Sarap sa mata. Makikita ko dito, makikita ko din naman sa baba. Ayun, dragon fruit lahat yan. Yun pa sa baba. So after mo makit doon, siguradong kailangan mo na maligo. So kailangan ko na maligo kasi kailangan na rin namin umalis. Dahil may church pa kami. So, let's go! Uwian time! Thank you again, Kuya Alex. Sarap ng ligo nila dito. So, yun nun, so yun nga, ang rate sa Laparisukat is 900 per head and yung 100 para sa environmental and yung 800 dun lang yung pinaka charge nung overnight. So wala rin bayad per rig. Kung halimbawa isang rig kayo tapos tatlo kayo, so that's 2,700. Kung isa ka, edi 900. Sobrang sulit nun para sa overnight stay. Tapos makapag-car camping ka, may gazebo ka, may maganda kang CR. Tapos meron kang napakagandang ilog sa tapat ng camping site mo. Hindi rin namin inakala yung klima kagabi, napakalamig. Hindi tayo nag-fan. Yes. Pinatay namin yung fan. Kahit summer, huwag nyo kalimutan magdala ng mga blankets at mga sweater para paggabi hindi kayo giginawin. Nag-enjoy naman sila kasi si Eric nag-offroad naman talaga, kaso hindi niya pa to dedicated pang-offroad at pang-overlanding. Yung FJ kanya din yon. Ang poging-poging FJ ni Rick Show. Yeah. Para-para, video boy! And sila Papa nag-enjoy, oh! Ma, kamusta sa Switzerland? Single-handedly, tumatawid ako ng ilaw, single-handedly. So yun guys, I'm inviting you to try Laparisukat. Super, super, super gandang campsite. Cozy is! Ano man sabi mo sa Laparisukat? Solid experience. Pabalik ka? Amen. Oh, kailan? Kung kailan mo kami ayain.
And since katabi ito ng Camp Boa, 4x2 friendly pero mas maganda pag medyo mga matataas yung ground clearance na dadalhin nyo sa sakyan. Katulad na itong kasama namin na Montero, sila Daniel. 4x2 pero at least mataas yung ground clearance kasi syempre minsan tumataas yung tubig at the same time yung mga lalaking bato. Kaya just to be safe, mas maganda yung mga SUV.